Rhea, umulan o umaraw ay tuloy ang mga aktibidad na inihanda ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Quirino Grandstand. At yan nga ay para ipagdiriwang ang Eid'l Adha o Feast of the Sacrifice. Ginugunita ang Eid'l Adha bilang pag-alala sa ginawang sakripisyo ni Propeta Muhammad o ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak bilang pagtalima sa kautusan ng Panginoon. At alas 4 pa lamang ng madaling araw kanina nang magsimula ng magtipon-tipon dito sa Quirino Grandstand ng ating mga kapatid na Muslim. At sinimula nila ang kung tawaging ay espesyal na pagdarasal na takbir. Yan ay pagdarasal bago sumikat ang araw. Ang takbir naman ay susundan ng isa pang uri ng espesyal na panalangin na kung tawagin naman ay sala. Yan naman ay pagdarasal ng mas malaking grupo ng mga Muslim. At yan nga ay ang isa sa mga highlight ng pagdiriwang ngayong umaga. Ang sala naman ay susundan ng pagibigay ng sermon ng kanilang imam. Sapat na pwersa ang ipinakalat ng Manila Police District para tiyakin ang seguridad sa Quirino Grandstand. At kung inyo pong napapansin, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kapatid na Muslim dito sa Quirino Grandstand. Alas 6:30 ng umaga, nakatakdang simulan ang sala. At karamihan po sa ating mga kapusong Muslim na nagtungo dito sa Quirino Grandstand, marami sa kanila ay galing pa ng Mindanao, merong galing ng Dalawigan ng Cotabato, merong panggaling ng Marawi, at merong ding galing ng lungsod ng Davao. At ayon dun sa imam na ating nakausap kanina, magiging sentro ng kanilang mensahe sa pagdiriwang ngayong umaga ay ang pagkakaisa at ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Ang lagay naman ng panahon dito sa Quirino Grandstand, kung inyo pong mapapansin, ay makulimlim ang paangkalangitan, pero sa kabila nga ng nagbabadyang pag-ulan ay hindi yan alintana ng ating mga kapatid na Muslim para ituloy ang kanilang pagdiriwang ngayong araw na ito ng Eid'l Adha. Rhea? Maraming salamat, Cecille Villarosa.